Kristo, awa ng Panginoon.
Mark myself when I am done. Amen. Amen.
sila'y nakita nila. O hindi nakilala mo, itong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-usapan ninyo? At humigil silang halumpay. Sinabi ng isa sa kanya na alay Cleopas, kayo pula ko parang dayuan sa Jesus na hindi na alam sa bagay na katatapos pa lamang mangyari mo. Anong mga bagay ka niya? At sumunod sila tungkol kay Jesus sa Nazareth. Isang propeta ng mga pangyarihan sa gawa at sa hita. Maging isa ang mga Diyos sa mga tao. Isinakdal siya na lang ng mga puno sa sentote. Ang mga pinuno upang makasunod ang pamatay. At siya ay pinakos sa Diyos. Siya muna pa ang nawasan namin pagpapadala. Mampapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikat ng araw na ngayon mula ang mangyari ito. Nakapitla ako sa ibinalita ng mga sa mga babae at kasama namin. Parang maaga na sila ang maninagta sa sindika. At di nila natuwa ang kanyang bangkay. Nakapalo sila at ang sabi nakapitla daw sila ang isang tanglay. Mga angel ang sabi buhay ni si Jesus. Tungkol ka rin sa dumingan ng ilang sa mga kasama na ang ulay na ang nakagawa nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi siya na tulad ni Jesus, kaya hahanaw ninyo. Ano rin hindi ninyo mapaniwala ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi pa na Kristos ay kailangan magbaba ng lahat ng ito bago iwanan sa kanila na Jesus ang lahat ng aming nasasara sa kasulatan at tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moses ang aklat na sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa tayong kanilang palunguan at sa Jesus ay huwag ang magpapatuloy ka ng lahat. Muna siya ay pinakabigil-pigil nila. Tumuloy na kayo rin sa amin ang sapagat palulog ng araw at dumidilim na. Kaya sumama pa sila sa kanila nang siya ay kasama nila sa apat dumampo siya ng kinapay na nang kasalamat sa Diyos sa kanilang hati-hati at ibinigay sa kanila. Dapat siya ng kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya palatayo ng pakiramdam namin habang tayo pinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noong di tumindig sila ng balik sa Jerusalem, naranang nilang magkakatipo na nag-iisa at ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli nilang nabuhay ng Panginoon. Napakita kay Simon. At sinilaysay naman ang dalawa na nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Sino po sa inyo ang mga press graduates? Yung mga press graduates po sa inyo, nasa ang kamay ng press graduates? Wala. Wala ang press graduates pa rin mo. So yung aking ibanghelyo, yan po ay bukod na nito na mga kumakandel ng prep seminar. Yan po ay kanilis ang ibinibigay na pari. Well, may mga preps po na lahat ang nagbibigay ng pari. Pero mayroon naman ang nagbibigay lamang ay yung nagbibigay lamang ang pari ng una at saka yung kuloy na ito.
na sa tinatawag pa natin Paris Renewal Experience Seminar. Yung daan patungo ay Paris. Medyo medyo tayo umabot yung bilang ko ng isang oras. Pwede po ito na ay maging bahagi ng pagbibilay ng isang three-way retreat. Kailan ba ay maliit lang po yung panahon na hinilaan sa atin. Kung hindi alam ako. Malanais ko lang kung bigyan ng dito na patulad ko ng aking pagkaya, kapot, ay si Martha, isa sa mga naman na nagpahayag, dalit, na nagdala ng mabuting balita, ano yung dala ng mabuting balita sa Jesus ay muling nabuhay. Sa Jesus ay muling nabuhay. Ganun po, dito sa Ibanghelyo natin at naman po ay turun sa dalawa sa mga 72 disipulo ni Jesus. Kung anong ganun ka na, alin ka na, meron sa 72 disciples na itinalaga si Jesus. At isa ito, yung dalawa, sila ay makasama doon sa 72 disciples. Isa ka lang ang binigyan ng pangalan, si Cleopas. Isa po, nais natin na bigyan ng Diyos sa lumang, kasi kasi natin maging sistema ito ng tatlong araw na recollection. Pero yung sinabi ko, yung dalawa, ang naging bahagi ng kanilang karansa at papalo nila nakita ang Kristong muling nabuhay. Papalo nila nakita si Kristong muling nabuhay ay sa pamamagitan na salita ng Diyos na si Jesus mismo ay magpapaliwala at pangalawa sa pamamagitan ng dinapan. Practically po, kung sabihin natin ngayon na rin, yung banal na yung Eucharistia. Yung banal na yung Eucharistia. Kasi sabi na natin ngayon, dalawang table. Table of the Word of God and table of the Holy Eucharist. Ang salita ng Diyos na pinaliwanag ang mismo kong Jesus sa dalawang disipulo nito na siya ang kagalakan na pangako ng Diyos na magdudulot ng kaligtasan sa pamamagitan ko na banal na kasulatan. Meron tayo liturhiya ng salita ng Diyos. At huwag namin kalimutan, ang Diyos ang nagsasalita. Mayroon tayong Logos. Mayroon tayong Pari. Pero ano ang sabi? Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bagat ang nagbabasa ay tao. So ang Diyos ang nagpapaliwanag sa atin. At sa ano? Sa mismo banal na pagdiriwang ng Misa. At pangalawa,
sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay. Yung ikalawang bahagi, yung mitoriya ng katawa at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung bahagi na sa aliwang natin kalimutan, yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili, ng kanyang buong sarili sa anyo ng tinapay at ng alamat. Well, tinatanggap nilang buhay ang anyo ng tinapay. Pero yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili. Maging bahagi mo ng ating pagtugon na itong dalawang ito kasi sabi na natin ang tango ay mga anak ng muling pagkabuhay ay muli tayo hayaan natin na palagi natin matagpuan ang gusto muling pagkabuhay sa pamamagitan ko ng pangunsan ng banal na pagtutuwang ng Misa. At sa tanong ko ay meron kayo mayuwi. Ano yung mayuwi? Hindi na naman yung sana. Ano yun? Salita ng Diyos. Hindi lang po yung humilia. Hindi lang po yung humilia. Yung humilia ay bahagi lang. Kung alimbawa ang nagbigay sa inyo ng panumilay ay yung pinahalo ko sa unang pagpasa kasulat mo ni San Pablo, kung yun lang po yung kahit ang humingi natin ng touch ng ating Ibanghelyo, hindi kahit hindi yung matas ng ating humilia, ay maging bahagi ng inyong pagtugon, kung tulad kayo, hiningi mo ng Diyos para maintindihan ito na halimbawa ay yung pagkapadali ni Pedro, yun ang sabi niya, wala akong ibibigay sa iyo. Wala akong ginto at tila. Ay, halimbawa, hindi sinabi ng humilya ang pago. Yun ang tuloy mo sa iyo. Ano lang yung tuloy mo sa iyo? Eh, ano lang ba yung ibibigay mo? Ano lang ba yung ibibigay mo? Halimbawa, hindi ko sinabi na iyo. Pero kung yun lang ang tuloy mo sa iyo, at yun ang iyong huwi ninyo. At kahit na mga iyong pangayong humilya, at hindi ninyo nakakita, pero at least yun ang iyong huwi ninyo, ha? Ito yung natutunan ko. Yung sa unang pagbasa, yung sa ating Diyos. Kung wala ka, ay ano, parang ay ano, yung bibigay ko. Anong gawin mo ibigay? Yun, hindi yun. Yun yung pangingin hamon sa iyo. Kaya kung magulong sa ito, unang pagbasa sa ating responsoryo, Ibanghelyo. Yun po yung more daily na pagliliwang ng Misa. Kung may Linggo, mayroon pa ikalawang pagbasa. So, bahagi din po yun. Kaya po ako din naman, sa akin din po yung ama, ay wala po ako mga kinaging para. Ay ako yung sinanay ng mga tusin. Hindi pa ako pare. Hindi pa ako diakono. Ay ako po naman natutuwa rin sa mga pare na nasanay ko. Pero naman ko bawal. Kaya lang ako yung sinanay. Ako lang hindi walang magawa. Sabi kasi ng kurang pa ako ay magulubiya ka. Ay hindi, ayaw sa pinisay talaga yun. Mag-sharing ka. Pero gano'n din yun, kasi pagkatapos ng Ibanghelyo. Pero bahagi din ang pagkilos na yun. Kaya po ako nag-uwi ka, maaaring matagdag at sa akin na ako. Sabi ko nga ako ay may panahon pa ako. Yun naman ay ginawa ko mula ko nung dumating ng kagalang-galang ng Papa dito sa Pilipinas.
naman natin ang pansin ay yung panahon na sandali ng kapalimitan. Kasi baka may gusto pa rin sabihin ng Diyos sa iyo. Pero yung dapat ang nauling mo, ano yung salita ng Diyos na nakuha ninyo? Hindi na ko yung salita ng ato nung inyong katabi. O nung mga tao na kasalita ng Diyos, masabi nyo rin, ito ang salita ng Diyos. Pangalawa, yung pangalawa ay yung banal ng Eucharistia. Kasi dito na kilala. Ito rin po'y bahagi ng pagkakilala ng dalawang pinatang. Si Cleophas ang kanyang kasama. Ang Kristo ang muling nabuhay. Sa paghahati-hati ng tinapay. Ano yung paghahati-hati ng tinapay? Hindi naman po yung rito. Hindi naman yung rito. Pero yung patuloy ng mga pinagkaya na sana kung wala nang lang ay alin tumanggap kayo ng kumunyon. Dapat tumanggap kayo ng kumunyon. Bakit binibigay ng Diyos ang kanyang sarili? Kung wala nang lang tumanggap kayo ng kumunyon. Kung may nang lang, hindi mo kayo tumanggap ng kumunyon. Ganun lang naman. Dalawa lang naman ang handa. Ano yung handa? Kayo ay kasalanan malaki at kayo ay nakakain o nakainom maliban ng tubig isang oras bago kayo maghumudyon. Pero kapag wala ka na, tumanggap kayo. Kasi bakit? Paano kayo makapagbibigay? Paano kayo makapagbibigay kung hindi yung kinatanggap si Jesus? Sino ang bibigay? Sarili lang ninyo. Hindi. Ang ibibigay niyo ay ang Kristong muling na buhay. Paano niyo may bibigay ang Kristong muling na buhay? Hindi niyo naman siya tinanggap. Paano niyo may babaan sa sagba? Siyang magagali ang Kristong muling na buhay. Yun po yung Israel ng banal na yung Eucharistia. Kaya
Thank you.
mo ng buhay at pamamalan. Walang asawa mo, dinipunan mo sa bayan o pagmula sa pagsikat hanggang sa pagdutong ng araw, may handog o malinis na araw para sa bayan ng iyong anak. Ama, isinasamo namin ang pagpapanalim mo sa pagpapagilan ng malang Espiritu ang ating Diyos. Ama, alawin mo na aming ilalang sa itinaway ng pinatawaran ko ng aking anak at aming Panginoon sa Kristo na nagulo sa pagdiwa ng Espiritu. Noong gabi na ipinagkano mo siya ay namatang ng pinapay, pinasalamatan ka niya, pinalahati namin ngayon, iniabot sa kanyang mga alagaan sa namin, tanggapin ang lahat ko at kanin. Ito ang aking katawan. Inyaan ko para sa iyo. Ngayon din na noong matapos ang naman ng ginawa ng mga kalis, muli ka niyang minasalamat. Niyabot niya ang kalis sa mga